sa magpapalang araw sa inyong lahat, mga minamahal kong katanglaw. Kayo mga patuloy na sumusubaybay at tumatangkilik sa palatuntunan nang ito ang salitang law, ang pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay ng law sa ating buhay. Tayo ngayon po ay nasa araw ng Lunes sa 14th na linggo sa karaniwang panahon. At ang ating pong mabuting balita ay mula po kay San Mateo, Kabanata 9, mga talata 18 hanggang 26. Dalawang kwento ng himala ang nasaksihan natin sa ating mabuting balita ngayon. Dalawang kwento ng himala na nagpamalas ng pambihirang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ang babaeng nagdusa sa kanyang sakit sa napakatagal na panahon ay nakita si Hesus na buo tanging niyang pag-asa. Sa tindi ng kanyang pananampalataya na siya'y kayang pagalingin ni Hesus kahit na nga sa pamagitan ng paghawak sa damit nito ay sapat na. Gayun din ang pinanghawakan ng pinuno ng sinagoga. Para sa kanya, bukod tanging si Jesus lamang ang pinananaligan niyang makakapagbigay muli ng buhay at sigla sa kanyang anak. Bakit nga ba natin nasa masasabing may pananalig sila? Dahil hinayaan nilang tumuloy sa buhay nila si Jesus, binigyan puwang nila sa buka nilang buhay ang ating Panginoong Hesus. At kahit pa nga parang imposible at wala nang mangyayari, si Hesus pa rin ang nilapitan, si Hesus pa rin ang kinapitan. Hari nawa, mga minamahal kong katanglaw, ito nga ang matutunan at mapagtanto natin. Ang tunay na pagpapala ng Diyos ay magaganap sa buhay natin kung patuloy tayong mananalig at hahayaan natin na tayo manatili sa kanyang presensya. Paano nga ba natin mararamdaman ang presensya ng Diyos kung wala tayo sa Kanya at kung nilalayo natin ang ating mga sarili sa Kanya? Muli, kahit na mukhang imposible, kahit na may nagdududa pa o kumukontra pa, huwag manghihinawa, huwag susuko, manalig at kumapit sa Diyos at hindi niya bibiguin ang mga taong may malalim at tunay na pananampalataya sa Kanya. Pagpalain nawa tayong lahat ng puong.